Magdadrive ako hanggang Bicol. Eto na, bumuhos na ang napakalakas ng ulan. Oh, meron na mga nagkalat ng bato rito. 6:10 in the evening. Welcome to Gumaka, Quezon. Ito, naplatan kami. 10:57 PM. Dating na kami sa Daet. Yeah, this is Bagasbas Daet Camarines Norte. Welcome po sa bayan ng Parakale, Camarines Norte. Look at the sunset. Panalo sunset dito. Byaheng Bicol kami ngayon. Ito, take off kami dito sa Petron South Luzon Expressway. Late na kami nag-take off ngayon. It's 1:40 in the afternoon. So expected time of arrival namin sa Daet is like 6 to 7 hours. So see you, mga amigos, amigas. As usual, the fifth wheel na naman ang Moto James. Correr na naman po. Diretso kami ng Bagasbas. Mag-overnight kami doon at after that, diretso kami ng Gumaus Bay. Woo! Epic ride na naman ulit kasama ang mga amigos at amigas. Nandito tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Sana hindi tayo abutan ng napakalakas na ulan. Kumukulog at kumikidlat. Rain, rain, go away. Come again another day. Eto na, bumuhos na ang napakalakas ng ulan. Ingat lang mga amigos, amigas, sa biyahe, madulas ang kalsada. Malakas ang ulan dito sa Batangas. 2:30 in the afternoon, tumigil ang ulan. Hirap din pala bumiyahe ng malakas ang ulan. So number 1, basa ang kalsada, madulas. Number 2, yung lens natin dito sa helmet, siyempre pag maulan may mga tubig. So kahit meron kang pinlock, may nagfa-fog pa rin kahit papaano . Although tolerable, kita mo naman yung kalsada. So kaya medyo mabagal talaga ang takbo pag malakas ang ulan. So, hopefully wala nang ulan. Kita na natin, medyo maliwanag na dun. Whew! Adventure na naman. Welcome po sa City of San Pablo, Laguna. Dito traffic talaga rito. Konting tiis lang naman ang traffic dito, then dire-diretso na mamaya pagdating natin ng Quezon. 3 o'clock in the afternoon, nasa Quezon na po tayo. Welcome to the province of Quezon. Sana hindi na umulan. Villa Escudero ito. Okay din dyan, thumbs up dyan. First diversion road tong dinaanan namin. So medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakabalik dito sa South, sa Quezon, sa Bicol. It's been like more or less 10 years na ako hindi nakabalik dito. Kagandaan ngayon, marami ka ng diversion road na dadaanan. Magaganda na yung kalsada. Nung last time na bumiyahe kami rito is dadaan ka ng mga bayan-bayan. So matraffic, magtatagal ka at at the same time medyo hindi maganda ang kalsada. Ngayon nakikita nyo naman, sobrang lapad ng kalsada ngayon, no? Ang sarap bumiyahe. So kung paplano kayo ng biyahe pa south, i-check nyo lang yung mga diversion road na dadaanan. Bicol 169 kilometers, Tucena 36. Oh, this is Chaong, Quezon. Sa Candelaria, Quezon, maulan pa rin. Tumigil kanina yung ulan, siguro mga 30 minutes sa may bandang San Pablo. Eto, buhos na naman ang ulan ngayon. So buti na lang, hindi kami nagtanggal ng mga kapote. Second diversion road ang dadaanan. So lalagpasan natin yung Candelaria. Bypass number 2 sa Riaya. So nalagpasan natin Candelaria, Chaong. 3:30, maulan pa rin. Oh, meron na mga nagkalat ng bato rito. Hindi natin alam kung ano to. Parang may umapaw na ilog or something. Marami lang mga maliliit na batuhan. Sa kaya galing yan. May mga dala-dala silang mga liliit na bato, mga buhay na bato. Ayan, oh. Bye-bye.
Ayun, delikado lang pag may makasaga sa akin ng bato. E doon galing, oh, yun, oh. Yung mga lupain na wala pang mga simento. Tatabi muna kami ngayon, sisilong muna kasi mukhang hindi na kinaya ng tank bag ko yung lakas ng ulan. Parang pinasok na eh. So hindi siya waterproof, water resistant lang. Tingnan natin kung ano nangyari sa loob. Masana ang loob, tsaka ito, tingnan natin. Dali lang bro ha. Ito medyo okay pa siya. Kinaya yung malakas na ulan, tilamsik lang. Yun ang medyo problema natin. So yung ganung klaseng kalakas na ulan kanina, pag check natin itong bag na to, SW Motec Pro Tank Bag, hindi siya basa. So yung mga gilid-gilid lang, tilamsik lang. Kinaya niya yung ganung kalakas na ulan. Rig gear ko sa likod is ganun din. So pang malakasan din siya na ulan, hindi siya basa sa loob. Konti lang ang napasok ng ulan. So yung mga gilid-gilid lang ang napasukan ng ulan. So okay pala itong mga bag na nabili ko. So SW Motec Pro Tank Bag, tapos Nelson Rig sa likod, tail bag. Okay siya, thumbs up tayo dito, maganda. So hindi mo na kailangan takpan, kahit ganong kalakas na ulan, kaya mo pala. 4 o'clock in the afternoon, so maulan pa rin. Ito, Lucena, Bicol, turn right. Welcome, Lucena City. 4:10 in the afternoon. Nandito tayo ngayon sa Lucena. Tumigil ang ulan. 5 o'clock in the afternoon. Kalalagpas lang namin ng Lucena. O, nag-break kami, nag-quick stop kami for 30 minutes. Nagpatuyo ng konti, kahit mga nakakapote, medyo nabasa rin kami sa loob. So mukhang aabutan talaga tayo ng dilim. Buti na lang, malalakas ang mga ilaw natin. So importante rin pagka long drive, importante ang mga ilaw. Tindi na na, pininahan ni Carl. Nasa bayan na po tayo ng Pagbilao, Quezon. 5:30 in the afternoon, andito na po tayo sa Bundok Peninsula. Sarado ang Old Zigzag Road. So dito kami sa ano, sa kahabaan ng highway. Akala ko makakadaan tayo ng bituka ng manok. Up, medyo kurbada po ito. Andahan lang, Moto James. Alright, go. Sayang, di tayo nakadaan ng bituka ng manok. Dito daanan ng mga truck. Ayan o, so marami mga truck dito. Ingat lang. Grabe kurbada na to ah. Brake. Medyo hindi maganda ang kalsada rito. Bakit kaya sinara yung Old Zigzag Road? Yung bitukang manok. Ayan o, daming lubak dito o. Buti na lang, medyo maliwanag pa ngayon. Itong kalsada na to, ano, dito lahat dumadaan ng mga truck, bus, kasi hindi sila pwede sa Old Zigzag Road. Yung Old Zigzag Road, kung nakadaan tayo ron, medyo mabilis ang biyahe natin compare dito, kasi dito iniikot natin ng ano eh, ang bundok eh, tabing bundok. Eh dun sa Old Zigzag Road, aakitin mo yung bundok na yon, tatawirin mo. So malaking oras ang matitipid mo pag pupunta ka ng Bicol. Kaya lang, wala tayong choice kundi dito tumaan dahil sarado. Baka malakas ang ulan at may landslide. Dami lang lubak, oh. 5:15 in the afternoon. Welcome to Atimonan, Quezon. Dito meron tayong kakainan daw, tabi ng dagat. Ito na yung pinaka exciting na daan, tabi ng dagat. Ooh, I can smell fresh air. Buti na, abot pa natin na medyo maliwanag ito. Napakasarap talaga ng hangin pagka tabi ng dagat. 6:10 in the evening. Welcome to Gumaca, Quezon.
kalma-kalmado ang dagat, oh. Bukan dito tayo kakain sa tabi ng dagat. Dito tayo sa may tabi ng dagat, Gumaga, Quezon. So food trip muna tayo. Order nyo. Fresh na fresh yan. Ngayon sa Plaridel, Quezon. Abutan na tayo ng dilim. Ingat lang. Kailangan mo lang ng presence of mind. Medyo masaklap. Karoon ng kabiriya. Naplatan si bato. Buti na lang. Meron na vulcanizing shop dito. Mga 1 kilometer dun sa area na naplatan. Bato, part of adventure yan. Alright, ready to fight ulit. Siguro mga 2 to 3 hours estimated time of arrival. Alright, good to go ulit kami. Mahirap talaga pag ma-flatan. Kailangan talaga meron ka mga spare na gamit. Kailangan marunong ka rin magpaklas ng gulong. 8:45 in the evening, nasa Calawag, Quezon tayo. 10:57 PM, Daet. Nakadating na kami sa Daet. Alright, touchdown kami dito ngayon. 11 PM, touchdown kami dito sa Bagasbas Daet. Ito yung room ko, 2,500 overnight. So malaki siya, oh. Meron siyang isang small bed and then may queen size. May flat screen, aircon, na libre, water and coffee. Ito yung toilet niya. Malaki yung toilet. Shower heater. Okay na siya for an overnight stay. So ako lang mag-isa rito, solo-solo ko yung kwarto. Scorer. Okay, relax muna ako. Mag-freshen up din. Alright, mi amigos, mi amigas. Touchdown kami dito sa Bagasbas ng 11 PM. So nag-freshen up lang muna. And then ito kakain kami dito sa waterfront resto bar. Alright, tara, pasok tayo. Ayun o, may songer ba? May songer? Kaalis lang po. Tayo. Tayo kakanta. Si Bato ang kakanta ngayon. Kakain muna tayo. Ayun o. Kain tayo. Good morning, Bagasbas. It's a very beautiful day today. Walang ulan. Ang sarap ng tulog ko. Grabe. Ito yung pinag-i-stayan namin ngayon. Okay siya. Maganda. Simple lang. Tapos ito yung parking natin. Alright. So maghahanap tayo ng ano, breakfast ngayon. Dito sa Bellevue Hotel, meron din silang pool. Check this out. Ito yung ano, ito yung restaurant dito sa hinistaya naming hotel. Bellevue Hotel. Ito yung menu nila. So I ordered the beef tapa. May kasamang brewed coffee. Mga 195 pesos daw. This is my breakfast for today. Tapa with brewed coffee. Grabe, super lambot ng tapa nila. Look. Grabe. Hindi mo na kailangan mag-effort para umuya. Lambot. Dito tayo sa Hugmaan Restaurant. Sobrang sarap ng pagkain. Si Alan, si Lenny. Kaya pakilala ko kayo. Hello po. Okay. Invite mo naman sila dito sa ano. Ano ba meron sa restaurant nyo? Balik dito po sir sa restaurant namin. Andito po yung pinakamasarap pong grilled tuna belly po namin. Tapos yung sisig po.
Dinadayo po yung tandas. Yung flaming chicken po namin. Imbita mo naman sila. Inimita ko po kayo pumunta dito sa Bagasbas Daet Camarines Norte. Punta po. Bali, walk-in na lang po kayo sa upaan. Masarap po ang pagkain namin dito. Alright. Thank you, Alan. Nice to meet you. Yeah, this is Bagasbas Daet Camarines Norte. Andito tayo sa longest boulevard daw dito sa Bicol. Itong Bagasbas Boulevard. Haba to eh. Improved na siya. Marami ng mga street lights yan. Oh. Malalaki yung mga waves din dito kaya surfing spot din. Ayan, makikita mo yung mga waves. Oh. Marami na rin naliligo na ganitong oras. Ayos ito, thumbs up dito sa Bagasbas. Hindi ganun ka mahal. Pakita ko sa inyo yung stretch ng shoreline nila dito. Sobrang haba, napakaganda. Ayan. Suabe dito, suabe. Yung sand do, oh, sobrang lambot. Lumulubog yung paa ko. Oh. Sobrang lambot ng buhangin niya rito. If you're planning to visit Bagasbas Daet Camarines Norte, malapit lang siya. Siguro mga 7 to 8 hours lang ang drive. Kami nakamotor, pero inabot kami ng 9 hours eh. Kasi nagkaroon ng abirya, may mga stopover. Hindi naman kami nagmamadali. Pero pag dire-diretso by car or by motor, siguro kaya ng 6 to 7 hours yan from Manila. Thumbs up ako sa lugar na to. Swabe itong lugar na to. Bagasbas. Thumbs up. Yun ang beach, oh.